Hello mga kaboom, share ko lang itong bago natin natuklasang yield farming. So tulad ng mga nakaraang kong mga tutorial video, so talaga naghahanap ako ng mga potential tokens which is na okay yung bigayan nila sa yield farming. So yung Hero token, meron 3.98 pesos ngayon yung price niya based sa CoinGecko. And meron siyang 103.9 million total supply. So makita nyo naman sa CoinGecko, search nyo lang Hero. Then ito yung pinaka-contract address niya and website. So guide ko lang kayo kung paano mag-yield farming dito sa Farm Hero. So punta lang kayo sa website nila, farmhero.io. Then select nyo lang BSC, so Binance Smart Chain. Ayan, tapos wait lang natin. Then meron nakalagay dito Connect Wallet. So mamaya ko na connect, papakita ko lang sa inyo so kayo pupunta para maka-join sa yield farming nila. So punta lang kayo dito sa My Farm. So ito. Click nyo lang yan. Then Yield Farm. So kasi ako talaga guys, may yield kasi talaga ako sa mga yield farming, lalo na pag malaki yung binibigay nilang APY. So ito yung current nilang APY, so 49,000% or 626 na percent. So ito yung daily niya. Then yung per year niya is ito yung binibigay. So malaki siyang magbigay ng rewards. So I suggest guys itong Hero BUSD LP yung i-try nyo sa yield farming nila. Kasi unang-una naka-pair tayo sa stablecoin. So hindi siya ganun ka malaking impact dun sa permanent loss na sinasabi sa mga yield farming. So need nyo ng Hero token tsaka BUSD sa inyong MetaMask wallet para maka-join dito. So kung wala pa kayong Hero, then bili lang kayo sa PancakeSwap. So sa akin kasi meron ako ngayong 1,000 plus na Hero. Then punta lang kayo dito sa may liquidity. So mag-add mo tayo ng liquidity sa PancakeSwap. Then click nyo lang itong add liquidity. Then select currency, so Hero. So para makuha yung contract address, copy nyo lang dun sa may CoinGecko. Then paste nyo lang dyan. Yan, so meron akong 1,010 ngayon na Hero. Then yung sa baba nating currency is BUSD. Kasi ito yung requirements dun sa yield farming ng Farm Hero na website. So kung ilang Farm Hero, so itutodo ko na. So yun yung nakalagay ng, ito yung katumbas niya ngayong value. Dapat meron ka nito. So Hero tsaka BUSD. Then click mo lang itong Enable Hero. So wait lang natin yung confirmation sa MetaMask. So wait lang natin. Then enable USD naman. BUSD. Mapapansin yung transaction fee sa Binance Smart Chain. Sobrang mura, di ba? 5 piso lang, 0.11 USD. Yung advantage sa BSC. Then click nyo na yung supply. Tapos confirm supply.
natin. Confirm lang natin. Tapos wait lang natin. Yun, nakalagay. So, na-add na natin yung 1,000 time Nero tsaka BUSD. Close na natin yan. So, makikita natin dito sa may baba ng PancakeSwap. So, ito yung na-add nating LP tokens. So, 249.2 LP tokens. Tapos, balik ulit tayo sa Farm Hero website sa BSC. Yan. So, ito sa Hero BUSD LP. Tapos, click nyo lang yan. Then, add lang tayo. Connect mo natin yung wallet natin. So, make sure yung wallet na gagamitin natin is yung merong LP tokens na ginawa natin kanina. So, MetaMask wallet. Yan. So, ito. Token ko na Hydro Hero. Then, connect lang natin. So, kung mahilig kayo sa mga yield farming, so, ito isa sa mga suggested ko. So, habang mura pa yung token niya, yan. Then, click mo lang yung approve. So, wait lang natin yung confirmation ulit sa MetaMask. Then, confirm. So, make sure meron kayong extra BNB so para sa inyong mga transaction fees. Pero, mura lang naman ng transaction fees sa BSC. Wait lang natin. Tapos, lagay na natin kung ilan ang lalagay natin. Click na lang yung plus sign. Then, lalagay ko na yung max. So, mapansin nyo, ito yung nilagay natin kayo na sa PancakeSwap. Ito. So, na-detect na dun sa Farm Hero. Sa same wallet yung ginamit nyo. Yan. Then, so, kung gusto nyo munang i-check, so basahin nyo lang to. Your tokens can be withdrawn from Hero contracts at any time. So, yun yung kagandahan niya. Then, ito yung withdraw fee. So, may nakalagay naman dyan. So, mas matagal, mas mababa yung withdrawal fee. So, click natin tong max. Then, confirm na natin. So, waiting lang tayo. So, kung may idea kayo sa mga farming, so, ito yung yield farming na tinatawag nila. So, ganito, halos pareho lang yun dito sa Farm Hero. Kagandahan nga lang niya is malaki yung percentage na binibigay niya per annum. Enclose lang natin. So, wait lang natin yun, guys. So, yan. So, mapansin nyo, ito na, naka-stake na tayo. 249 natin. Then, ito na yung na-earn natin ngayon. So, refresh mo lang yan. Makita mo magbabago yung makita nyo yung rewards. So, dun sa My Hero BUSD. Yan. Wait lang natin. Yan. 0.02 na yung na-earn nating Hero token. So, ang bilis niya, di ba? So, yan lang guys. Hintayin lang natin. Then, kapag gusto nyo i-withdraw yan, so next video tutorial natin, papakita ko sa inyo kung paano naman mag-withdraw na na-earn natin dito sa yield farming sa Farm Hero. Thanks for watching mga kaboom!